bansang millennial plantita, Chang Abby Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manabat. Bango na, gising na. Sasakto! Tuwing alas 6 na umaga sa nag-iisang teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa hay buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabat alas 10 ng umaga sa Teleradyo! Puro ka na lang bakain at tulog? Oras na para gumalaw-galaw. Ilabas na ang itinatagong ganda at glow. Kasama ang inyong Sabado Buddies, Dr. Luisa at Coach Harris. Gagawin nating habit ang pagiging healthy and fit sa Your Daily Dudes. Your Daily Dudes. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo. Gawin nating super Sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating Teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa Teleradyo Balita alas 7. Ako po eh, marami rin tayo pa ang bibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala akong iwalaan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Ikakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. At iwala ko sa mapagpangang kamay. Ito po ang nag-iisa Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Sa mga balitang pinagpiestahan, natural, may gusto kang sabihin. Sa mga maiinit na usapin, siyempre, may nais kang iparating. Magkakaibang saloobin, masinsinang tatalakayin, hugot ng bawat panig, kwelang hihimayin. Kasama ang pinakamasayang tambalan tuwing hapunan, Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Sugestyon, reaksyon, at opinyon. SRO! Makijoin sa kanilang puntahan. I-text, itawag, ipahayag ang inyong sugestyon, reaksyon, at opinyon. SRO! SRO! Na pala, ang pinag-usap-usapan na, huwag kang maingay dyan. Nagsisimula na tayo. Isang sorry maganda naman. At mapagpalayang gabi, Luzon, besides, Manila, welcome po sa SRO, Suwestyon, Reaksyon at Opinyon sa DZMM, sa Teleradyo. Naku po, nagsimula na ang Game of Thrones. Si Alvin Olchico po ito. Isa sa mga, paano bang mga title ng mga ano doon, partner, sa Game of Thrones? Prince. Sorry partner, pero hindi ako nakapanood ng, hindi ko napanood yung Game of Thrones. Siguro isa ako sa kakaunti na hindi nakapanood niyan. So, hindi ako makarelate. Dapat pinapanood mo, maganda. Mm-hmm. Kasi bagay, wala yan dyan sa ano eh. Wala yan sa Netflix. Eh. Kung saan mo makikita yung Game of Thrones. Magpa-copya ka na lang. Lagyan mo sa USB. Kasi ganun makuha bakit mo. Bakit ko pa kailangan noon? Eh, locally, meron na tayo. Diba? Live pa. Hindi, para makita mo ang ano ang dynamics, kung tama nga ba, yung mga scheme of things. Kasama po natin ang muntian ng masa. Doris Bigornia in her house. Partner. Hello, partner. Happy Tuesday to everyone. Thank you. Ayan na. Naku, sinasabi ko sa inyo. Bakit? Sinasabi ko sa inyo, marami kasi nagdududa din talaga na merong pagbabago dyan. Hindi yan final. Yung mga nag-file ng kandidatura. At saka, partner, nag-withdraw. Una nag-withdraw si Vice Mayor Basin Duterte sa kanyang kandidatura. Di ba re-electionist siya? Correct. Tapos, kinahapunan, nag-withdraw din si Mayor Sara Duterte ng Davao City. Re-electionist din. Alam na tapos, this. Oo. Alam na. Oh, yun ang tatak mo ng mayor si Baste. Tapos may kinuhang councilor na yun ang vice. O, tanong, saan ngayon pupunta si Mayor Sara?
Alam na this. Alam na this. Eh, may mga ano pa eh. May mga gumigiri. Kagaya dun, yun daw. Ano, audience. Naku, eh, paano? Naku, pag wala tayo YouTube, eh, bawas yun. But anyway, nawala na kayo sa YouTube, sabi ni Bimo. Kung sino po ang nananabot tayo sa amin, may balik po yan. May gaba po. At least meron ako. Sa amin yung gaba, ah. Oo, kaya sa amin yun, sa amin yun. Parang karma. Karma, oo. Okay. Mm-hmm. Punto, isang minuto, two. Ito, medyo controversial din, ah. Uy, by the way, partner, na-hospital pala si Secretary Guevara. Sabi ko kay... Oo. Na-hospital ko kaninang umay. Sabi ko, ang sigla-sigla pa nung in-interview natin kagabi. Natawa masaya pa nga. Masaya pa nga siya. Oo. Bakit daw? Ano ang sakit? Ewan ko. Inobserbahan daw. Secretary, get well soon po. Get well soon kaya po. Kaya niyo po yan, Sec. Oo. Sec Guevara, hindi po pwedeng kayo ay magkasakit. Bawal po magkasakit, kaya dapat kayo ay magpagaling agad-agad. As in now, na. Na-observant partner sa hospital. Punto, okay. Isang minuto, two. Ngayon, uh-huh. Sec, kung may comment ka, pwede mo namang i-viber para mabasa natin. Ah, go, uh-huh. Go. Punto number two, tele, paingi. Alin ang mas bet niyong argumento sa issue ng face shield? Kay Yorme o IATF? Letter A, kay Yorme. May poder siya bilang mayor. Letter B, IATF. Mas mataas kesa sa LGU. At letter C, kung matapang sila, edi kasuhan na nila. Baka audio ka. Pero si Yorme kanina sa ANC noong umaga, ganyan din ang astapan at tapang. Totoo. Edi kasuhan niyo ko. Sabi niyang ganon. I need an explanation. Pero binawi naman later on ni DILG Secretary Anyo yung kanilang pagsasabi na baka pwede nilang parusahan yung mga mayor na agad-agad nag-lift ng face shield policy. Sabi ni Sec Anyo, kung low risk naman, hindi raw niya tatatakan yung mga mayor na yun. Yun naman pala eh. So ang DILG unang tumiklop. Oo. Pero... Unang kumurap. Pero at the same time, isilang hantayin daw yung final decision ng IATF sa Thursday. Kayo, wag kayong... Bukas na yun, di ba? Ha? Ano pa bukas? Wednesday pa lang. Sorry, Wednesday pa lang. Okay, masyado. Kasing nagmamadali daw. At yung iba naman, dapat maging willing to wait po kayo, ma'am, sir. Okay. Si Ipan, anong gagawin? Yan na naman tayo eh. Sabi ako ng sabi ng number, tapos hindi naman kayo sumasali. Ma partner, meron tayong ano, di ba? Meron tayong 200? Oo naman. Oo, kaya nga. Oo naman. Hindi na mawala sponsor natin, in the next 2 weeks, meron pa. Oh, kaya nga. Oo. Kaya, salamatan ko. Ang ating sponsor ay si Mr. C.T. C.T. Alam mo na. C.T. Maraming salamat po sa inyo, Mr. T. hindi po Carlo Tatigbak. No, hindi po. C.T. Makakalain nyo si Carlo Tatigbak. Hindi. Mali. Para naman yatang mali yung pagsakit. Ah, mali ba? Bakit na naman? Ano ang problema mo? Umayos ka, nandyan si Professor Arugay, ha? May naisip ako. Ikaw yung malisyosa, hindi ako. Hindi malisyosa. Meron lang ako naisip na artista na ganun magsalita. Saga probinsya ba? Loko-loko. So, bilisan mo at nandyan yung analyst. Anong gagawin? Mag-viber po kayo sa amin. Ito po ang Viber namin. Ay, Viber number. Telepeng yung ulit. 0977-787-3804. Mag-mensahe kayo o kaya sabihin nyo, mag-zoom kayo. Mas maganda kung mag-zoom kayo dahil kami po ay laging bukas para sa inyo. Para lang kami mga karinderya. Open sa lahat. Lagi. Always. Yan. O di po kay 3415-2272. Local 5671-5672 at 5673. May analyst tayo. Dalawang pinapako. Isa lang ba yan, friend? O dalawa sila? Unahin na natin. Si UP Professor Aris Arugay. Professor, magandang gabi po sa inyo. Hi, Prof. Magandang gabi, Doris. Magandang gabi, Alvin.
Ayan. Ayan. O ano, hindi ka ba na-excite sa mga political developments? Di ba para nakaka-excite? Exciting. Parang nagkakatotoo yung mga kutob na maraming Pilipino na, ah, sinasabi ko na nga ba, eh, ganun ang gagawin eh. Ganun din bang nasa isip mo, Professor? Mag-aibin eh, kung laro po ito ng Pusoy Dos, eh, nilalabas na po ang mga baraha. Tinatago po kasi, no? A lot of the candidates were holding their cards very close to their chest. Ngunit, at talagang sinasaid ito pong deadline. Ngayon pa lang po siguro talaga tayo maaaring makapagsimula ng totoong analysis kasi alam na natin po kung sino talaga po yung mga tatakbo at mukhang very clear na po yung mga writings on the wall. Hindi, anong clear? Anong clear sa iyo? No? Kasi you have your writings, I have mine, Doris also has. And as far as your writings are concerned, anong basa mo? President o VP? Si Sara. Ang basa ko is as VP, I think. Kasi meron din developments na mga nakaraan. No? Yung sinabi ni Marcos Jr. nung mga nakarang araw, he said na si Sara Duterte hindi natatakbo bilang presidente. But he did not really say whether Sara Duterte will be is going to run as vice president. No, I think yung news kahapon nung kinover yung kanyang visit. Pangalawa, yung pag-withdraw po ni Mayor Sara, kaakibat naman yun yung statement ni Senator Bongo, no? Na nagpapahiwatig na hindi wala nang kasiguraduhan yung pagtakbo niya sa VP. So yung dalawang indikasyon na yon sa tingin ko mukhang may mataas na tsansa o likelihood na si Mayor Sara ay ang magiging running mate. Ngunit kasi alam na nakikita na natin yon because ang tagal-tagal magbanggit ng running mate ni Senator Marcos. No? Since he filed this candidacy. So Marcos Duterte, basa mo. Hindi Duterte Marcos. Oo, I think parang ganun yung lumalabas at kung titignan din natin kung sakaling merong kasunduan sila, no, ng give and take para magpaparaan ngayon kasi ang plano eh yung alyansa na to tatagal beyond 2022 at 2028. Mukhang in terms of their age, in terms of their perhaps readiness, baka may ganung logic, no, na yung mas senior si Senator Marcos Jr. eh, no, ng malaki yung agwat, no, in terms of age. So sa tingin ko may ganun ding konsiderasyon. Pero Prof Arugay, sabi mo kung binalikan mo kasi yung sinabi ni Senator, dating Senator Bongbong Marcos, na si Sara ay hindi natatakbo bilang sa pagkapangulo. Maniniwala ba tayo doon sa dinami-dami po ng mga pinagsasabi nila? Unang-una sabi po ni Mayor Sara, hindi ako tatakbo, tatapusin ko ang pangatlong termino ko sa Davao. But today, naiba na po yan. So saan tayo maniniwala? Yun nga po, no? Sa tingin ko yung maaaring pwede nating gamitin na reasoning kung ano yung pinaka latest nilang mga behavior, no, yung pinaka most recent, mukhang yun yung magiging katotohanan, no, kasi yung taktika na ginagawa nila na kumbaga po eh ito ay nagamit na, no, na, nakita na po natin is that yung mga previous nilang pronouncements, katulad po ng dati pong Mayor Duterte na ngayon po yung Pangulo, na sinabi rin naman din niya, eh, hindi siya tatakbo until the very last day. Correct. So, meron din po kasi tayong parang belief na hindi naman natin pinaniniwalaan talaga sa most of the time yung mga sinasabi po ng ating mga politiko. So siguro po, ang sabi ko nga po noon, ang tinitignan dapat natin is the behavior more than
what is being said, no? Okay. Kung kay Mayor Sara kasi, kahit sinasabi niya hindi ako tatakbo, nakikita natin yung pagsusukot niya ng green, yung correct. Sarap, yung sugot niya, pagkakausap niya, yung mga meetings niya sa Cebu with the Romualdez. Mm-hmm. Na alam natin na yung mga Romualdez po ay represent ay leaders ng isang national party, no? Nakas, no? May iba yung behavior sa sinasabi, no? Apo. So, okay. Okay. Kailangan natin suriin. Si Mr. City kasi, yung donor namin, iba naman yung pananaw. Sabi niya, ano, Sara for President, BBM for VP, brokered by GMA. Makalat nga yan. Will disqualify him upon instruction of Duterte. Kasi nga, kontrolado ng Duterte yung COMELEC. Pero sa kanya yon, iba din yun sa'yo, syempre. Pasok natin sa diskusyon. From Ateneo political analyst natin, si Professor Edmund Tayal. Professor Edmund, what do you think? Good evening po. Good evening po. Well, anyway, all I'm going to say, whether or not this is all part of strategy or not, it's because of our political system, masyado kasing personalistic eh. No? And no one can deny, of course, that options are there and that options have been made open as early as last year. If I'm not mistaken, they were organizing that had started as early as last year. So, kumbaga, expected talaga yan na isa sa mga presidential contender. Ito sila, Mayor Sara. Ngayon, as to how it's going, how it's playing out recently, I couldn't agree more, of course. It's about behavior. But whether you say it's behavior or not, if the rules of the game doesn't allow that kind of behavior, it's not going to play out. But as it is right now, yun lang option mo lang talaga na pwede mong gawin, eh, no? With the kind of considerations. Ano ba yung mga considerations na yun? Doon na ngayon papasok yung mga disagreements, no? In whichever side you are, whether in the opposition or in the administration. Take note that at the outset, we've been talking about a unity ticket or a unity candidate. But again, for some reason, ito nga, nasulat ko nga dyan sa ABS-CBN online ninyo, no? In my opinion, first time in our long political history that, alam mo, individual ang filing ng mga kandidato. May nag-file ng presidente, walang VP, may VP, walang presidente. Tapos, yung kanilang senatorial slate, hindi rin kanila, no? May sharing pa. Yeah. Agree ako doon sa sinabi mo, but doon muna tayo one portion at a time. Yung atras ni Sara sa pagka-mail, diba? E ngayon, ang haka-haka, sabi ni Professor Aris, basa ko VP yan. So, Marcos Duterte. Anong basa mo, VP or President ang tatakbuhan ni Sara Duterte? Alam mo, Alvin, pinag-usapan na natin yan nung mga dalawa yatang nakaraang programa na kita ninyo ako. At pareho tayong nagsasabi na ako, ilang beses ko nang pinilit pasahin. Pero hindi mo din mabasa kasi nga, meron ngang mga parameters na sinet, no, on both sides. Parameters ni Presidente at parameters ni Mayor Inday. So doon, ngayon, ang problema kasi, syempre, hindi naman natin alam itong mga parameters na ito. And perhaps, and I'm just speculating, it might have something to do with the recent pronouncements. It could be about, recent pronouncement of Senator Bongo. But of course, again, because there's no categorical statement or sharing in this regard, it's just an effort on anyone's part to put two and two things together. Again, kaya nga, ang una kong statement eh, whether or not strategy to or behavior or whatever, yung kasi nga political system ang may problema. Masyadong personalistic. No? So, yes, tama yun. So, yun na nga yung dahilan. But as to whether ang basa mo, saan siya pupunta,
hindi ka pa ready hindi to say nga, hindi where. Ko nga mabasa, Alvin, eh. Hindi ko nga mabasa, Alvin. So, hindi ko nga mabasa. I'm trying to restate it. So, kumbaga, hindi parang, hindi siya masyadong malabo pa ngayon kung saan siya pupunta as far as you're concerned. Yeah. Okay, yeah. Okay. So, guess natin yun. Pero, do you admit, for Professor Arugay and Professor Tayo, kay Arugay muna, that this is, kung sakaling tama ka, Professor Arugay, this is going to be a formidable tandem. North and South. Or South or North, kung mali ka man, Sara Barcos pala. Sige, Arugay, ikaw muna, tapos si Professor Tayo. Oh, kasi tried and tested formula na eh, yung North-South combo no, nung 2016. Alam naman natin yung alyansa nung dalawang dynasties na yan. Yun yung nag... yun yung breakthrough no ng mga ni then mayor noong 2016. So klaro parang gusto nilang i-reproduce no yung ganung formula. And mukhang ang basa nila is that the political environment remained the same before the 2016 elections and the political conditions now, which I think is if that is their assumption is a wrong assumption. Kasi iba yung conditions ngayon than the 2016 election. But I think they're trying to say na since ano, na subukan na namin to at pareho ulit yung gagamitin namin. Without, I think, maybe they're going to readjust their strategy, but it looks like it's the same. Kasi kumbaga, kung effective, eh bakit babaguhin, no? Bakit sila maghahanap ng ibang allies or partners if the sink is not broken, why fix it, no? Professor Edmund? Ako, ang main consideration dyan is matagal na kasi talaga silang magka-alyansa. Alyado. No? So, oo, magka-alyado, no? So, yung North-South kasi, we could say it's tried and tested, pero kasi ngayon magkakahalo na eh, no? Maraming mga taga north na nasa south at vice versa, maraming mga taga south na nasa north. No, ang talagang melting pot lang na mahirap basahin ay NCR, and for the longest time, palaging opposition ang nananalo sa NCR, no? Pag presidential elections, I mean, no? Pag presidential election, yung administration candidate usually talo yan sa NCR. Consistent yan, no? So siguro tried and tested, pero yun na nga, we can also somehow focus on the strategy if talagang north and north or south and south ang magiging magkatandem. Pero just the same, as I've said, the main consideration really is yung reliability ng kanilang alliance. Okay. Ngayon, sino ang dapat ng kabahan kapag nagtandem na ang Duterte at Marcos? Kumbaga, paano gagawin natin ngayon? Kailangan bang magkaisa ang lahat ng lihis na mga candidates? Or hindi, kaya yan? Kahit sino dyan, kina Vice President Lenny, kay Senator Pacquiao, kay Yorme, kay Senator Ping, kaya yan? What do you think, Professor Arugay? Well, I think for the other presidential candidates, I think they strategized and they prepared for this likely tandem. No, I think nag-strategize. And siguro ang kailangan lang bantayan is their reaction. No, on. But I'm sure they've mapped out that scenario. And sa tingin ko, of all the scenarios, yun yung pinaka challenging. No, if you're the opposition candidate. And ang pinagbabasihan dito yung current polling, no, which of course was the snapshot of the public sentiment then, no, noong Setyembre, at maaari din magbago ito. Ngunit alam din naman natin ang voting behavior ng Pilipino, they tend to always bet on the winning horse, no? Yung sigurista attitude na ayoko masayang yung boto ko, kaya iboboto ko kung sino yung lumalamang. And yun yung trahedya, no, nung Filipino voting behavior. But I would like to also say na it's not yung North-South has also something to do with the ethnolinguistic groups, no? Hindi lang naman kung nasan yung botante.
Kasi marami din naman na from the north, yun nga sabi ni Professor Tayaw, ang and if you will look, for example, mataas yung polling, current polling ni Marcos Jr. sa Metro Manila, no? Mataas din naman ang polling ni Sara Duterte sa Bisaya. So iba yung baluarte nila, that's their core support, but they also get and garner support from other parts of the country because of yung kanilang ethnolinguistic identity and how they appear to voters, kung sinong certain groups within our society that they represent. Okay. Mga Prof. Ed, Prof. Edmond, Professor Arugay, hindi naman kaya mag-backfire ito doon sa mga kandidato na yan. Kasi nga, parang nangyari na ito dati, deja vu nga ang tinatawag ng iba eh. Hindi kaya ma-turn off naman yung mga butante na eto na naman tayo sa ginagawa ninyong pagdadrama, pagpapaikot, rigo doon. Si Professor Edmond naman. Professor yan. Edmond. Prof. Edmond. Well, matagal na din nating pag-usapan yan, no? And sabi ko nga nung una, medyo nasubukan na natin yan noong 2015. So, you know, medyo meron akong doubt kung magiging effective pa din. Pero yun na nga eh. Ang question kasi is kung talagang strategy yun. Kasi nung filing ng candidacy, sa pagkakaalam ko, marami talagang umaasa na magpa-file talaga kasi nandito sa Maynila, meron lang talaga nakapagpabago ng plano eh. Na bigla-biglang lumiko yung plano, no? So, kung ano man yung rason na yon, eh may kinalaman din dun sa supposedly agreement ng mga nag-uusap doon sa administrasyon, no? So, sa madaling sabi, siguro tinitingnan din nila kung itong mga supporters nila eh, talagang hindi matitinag, no? At hindi magbabago. And it seems so far, at hindi pa din natin nakikita kung ano ang magiging resulta ng survey sa mga susunod, no? At sabi niyo nga dun sa tanong ninyo, sino kaya ang losing end dito sa akin, at kung mag-unify sila, in an ideal world, siguro kung pwedeng mag-unify yung mga kandidato, pero sinubukan na nila ilang beses yan, hindi kasi talaga mangyayari kasi nga sa political setup natin, hindi nga system eh. Kung hindi lahat kasi personal, so lahat sila may plano, so kanya-kanya sila. No? So I don't think that's going to happen. It's difficult to say that one is going to lose more. I think all of them will really have to adjust, no, at the very least with the new political equation that's developing. Okay. Professor Arugay? Right. Tanong po ni Doris, pakisagot. Sa tingin ko, yung logic, no, ng mga ibang tumatakbo and how they will like it, makikita natin ito in, siguro sa mga susunod na buwan and perhaps in the beginning of the campaign period. Ako interesado ako yung magiging surveys, no, yung polls, given na yung likelihood of this will be high. Kasi ang big difference would be what happened in 2016 and how the victor of that election, President Duterte, treated the losers of the elections, no? And why am I, bakit ko sinasabi to? Kasi pag ikaw yung nasa opposition or ikayo yung anti-Duterte Marcos candidate, syempre ang kalkulasyon mo, isipin mo rin, ano mangyayari sa akin sa 2022 kung manalo itong tandem na to, no? So kung ang interest ko would be radically affected, sa tingin ko, kahit in yung sinasabi natin paghihirap o yung kahirapan to form a united front, baka magkaroon ng ma-push o may konting nudge towards this, kasi pag-uusapan na is your political survival, and we all know that Philippine elections is winner take all, meaning pagtalo ka sa election, talagang yung interest mo could be radically and negatively affected at baka mapunta ka pa sa kulungan o mabigyan ka pa ng kaso. So I think if those basic political interests are threatened to a certain degree by this alliance, perhaps yung mga other presidential candidates will think twice before baka nga magkaroon na rin sila ng strange bedfellow logic. Meaning, sige, kahit nag-aaway-away tayo ngayon, kasi nakita natin yun sa ibang bansa eh.
yung mga ibang populistang leaders, kahit kaliwa, kahit kanan, nag-unify because at the end, kung political survival mo na yung nakataya, kahit siguro kaaway, the enemy of your enemy is your friend. Kahit siguro magkakaiba tayo sa ngayon, pero yung survival natin is at stake. At kung mapupunta tayo, makakasuhan tayo, mapupunta tayo sa kulungan, which is na nangyayari, no? At nangyari sa ating political system, baka magkaroon ng ganun pong development, no? Among the other presidential candidates. Okay, okay. Okay, sige. Anyway, last na lang. Isa na lang, ay lang. Ako din. Oh, sige, ikaw muna. Go. Sa ganitong galawan, mga profesor, sa palagay ninyo, out na sa equation ang pagtakbo ni Pangulong Duterte? Hindi na talaga tatakbo yun, Doris. Ilang beses nang napag-usapan din yan. At kahit nung sinasabi nila, kahit nga nung tinanggap na mismo ni Pangulong Duterte, supposedly yung nomination ng PDP laban, I was asked the same question. And I said, defies logic, no, for him to even consider running for office, whether even for Senate. No? So I really doubt it. Okay. And finally, first professor muna, Arugay. Ako I do not completely discount yung pagtakbo niya sa Senado simply because kung meron mang kinaiinan po ating pangulo sa ngayon eh yung ilang mga senador na nag-iimbestiga, no, sa formally fiasco at sa tingin ko if in his own personal calculation, if he can deprive one of those senators a seat, who knows, no? Because we're talking about President Duterte. He has never stopped campaigning since 2015. And alam natin na yung magic na magiging beneficial sa isang Marcos Jr. at Sara Duterte tandem, ang nasa core pa rin po nito ay ang kasalukuyang Pangulo. So, if President Duterte can insert himself in a national campaign, he will do so because I think he also has a stake kung ano man po yung mangyayari sa 2020. Okay. Last na lang. Professor Edmund, paano kaya magiging dynamics dyan for people who are pushing Sara to run for president and for supporters who are pushing Marcos to run? Mm-hmm. Paano yung settlement yan kung paano silang gusto tumakbong presidente ngayon? Mm-hmm. The same is true for Professor Arugay. Compromise na naman. Compromise talaga yan, Alvin. And again, it's really difficult to second guess. But what I'm told is that when they met recently in Cebu, to be fair with the former Senator Bongbong Marcos, he was really offering, no, to slide down to VP. So kaya nga ako, hindi ko pa sigurado kung ano ba talaga magiging final equation. Well, pwede pa din talaga na hindi tumuloy si Mayor Inday. At the end of the day, again, no, yung formulation kasi is depende talaga sa alliance na binubuo nila eh, na hanggang ngayon hindi pa din firm. Okay. Arugay? Okay. Right. Sa tingin ko yung kung sino man yung oposisyon, no, sa tingin ko mas magiging at kung sakali man kasi ang sistema natin hiwala yung pagboto, no, sa president at vice president. Kung sakaling pareho silang manalo, I think magiging maigting yung magiging papel, no, ng pangalawang pangulo. And we must remember if there is one job of the vice president, it is constitutional succession. And we all know what happened to the last president Marcos, di ba po? And napatalsik, no, through people power. At according to our constitution, the vice president assumes, no, the presidency. So sa tingin ko hindi parang yung pag-slide sa VP it's less. Kung pareho silang mananalo, that means the alliance has worked and they might see themselves almost on equal footing. Lalo na po kung may kasunduan na sige ako ngayon sa 2022, ikaw sa 2028, what we're talking about will really be a shared presidency within this alliance, no? Yeah. Pero kung yung po eh silang pareho ang mananalo kasi nga po
iba po yung sistema natin, hindi po by ticket, hinihiwalay ko. And the last time that the president and vice president in a single tandem won was in 2004. No, si then President GMA at si Vice President Cabayan, no, Noli De Castro. At bihira po yun, no, bihira ang mangyari yun. Sige, thank you. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, Prof. Okay, salamat. Salamat din, Professor Arisa. Thank you, ha. Maraming salamat. Ingat po lagi. Oh, yan po ay ano ay opinion ng ating mga analyst. Eh, lahat naman tayo analyst, eh. Totoo naman. Tinuturo nila yan. Yan ang career nila. Pero nothing prevents us from also sharing our own opinions. Di totoo ba? Naman. Eh, kura lang. Ipadala nyo lang. Kasi may nag-send din doon kay Melvin from a concerned citizen. Sabi niya, if manalo si Sara and BBM tandem as President VP, pwede kayang maghati sila ng termino sa 6 years na yon. Example, mag-step down yung president para yung VP ang mag-take over after 3 years para hati sila. Tama-tama. Mamaya, sa dulo, guest natin si Attorney Alberto Agra. Doon naman tayo sa legal. Ayan. Oo. Legal. Tanong na legal yan, eh. Di ba, partner? Correct. Babalikan natin yan. Ay, mamaya, guest natin siya. Oo, samantala, yes. Partner, bigyan ko na muna ito. Pagbigyan ko na muna, baka makalimutan ko pa. Pinapag-greet po ni Peter ko ng happy birthday. Hazel Dean ko, Jonas Ocampo, at si Jovi Ferrido. Happy birthday po sa inyong lahat. Yeah. Partner, may mga tanong din. Saang partido aalyado o papasok si Mayor? Kasi hindi siya napupunan. Kasi regional nga yung party niya, eh. Pugpong siya, eh. Isubstitution na ito, eh. Okay. Substitution na ito, eh, di ba? So kailangan may isa-substitute siya. Eh, sino ba ang pwede niyang isubstitute? Kung presidente, pwede si Bato. Pwede. Oo. In which case, kailangan sumali siya sa PDP laban ku si Wing. Tama? Correct. Sabi mo nga, paulit-ulit tayo doon, di ba? President. Oh, madali naman yun. Manunumpa lang siya, agad-agad. Pwede na yun. Oo. In which case, kung gusto naman niya vice president, sino bang available na vice presidential candidate na pwedeng mag-withdraw? Si Senator Go. Bongo. Anong partido yun? PDP Laban ulit. PDP Laban. Correct. So kailang pumasok siya doon sa PDP Laban. Hindi ko lang alam kung may nag-file din nakapartido na iba pang for vice president yung pwede niya i-substitute. Pwede ba yun? Ayun, itatanong natin mamaya sa ating lawyer. Pero sa ating pagbabalik, nakukakausapin natin si Dr. Michelle Schlosser. Ganda apelido pa na. Schlosser. Imported ito, partner. German ba ito? German? Wala akong baon na English. Please lang. Partner, Davao City, COVID-19 Task Force spokesperson yan. Taga-Davao yan. Okay. Dr. Michelle Schlosser. Dr. Michelle, sandali lang po, ha. Magko-commercial lamang po kami. At sa ating mga nagtitweet, nagagalit na, nagtatampo, pororot. Wait. Bakit daw? May interview. Eh, siyempre hindi nababasa, eh. Nakamonitor ang mga yan, eh. Pareho, madaldal yung host. Oo, sorry naman. Paano ko naman mababasa ang mga tweet ninyo? Ang dami-dami po. Mamaya bababa ako. Pero in the meantime, batiin ko na muna, partner, ang anak po ni Chairman Benhur Abalos na si Corinne Abalos, nagbe-birthday din ngayon. Sumali ka, partner, doon sa isang beauty pageant. Oo, Corinne Abalos, happy birthday sa iyo. Maswerteng magulang ang iyong mga magulang na si Benhur at si ano nga pangalan, Menchi, dahil ikaw ay anak nila. Proud sila sa iyo. Happy birthday, Corinne Abalos. Happy birthday. O tinan mo, sabi ni Attorney Kim, if it's true that they are in Balisin talking to GMA, Sara can substitute for the placeholder of Lakas. Oo nga, kasi may nag-file sa Lakas, eh. Oo, sino nga yun? Si, ang pangalan, yung babae yun, eh. So pwede din. Pwede, talagang rigudon na ito, partner, talagang. Pwede. So, kaya siguro nalilito si Edmund. Kasi sabi niya, parang wala pa akong mahula kung anong gagawin, eh. Nakakaduling talaga, eh. Di ba? Kung i-analyze mo nga talaga, ano ba talaga ang mga strategiya ng mga ito? Kasi magaling sila sa strategy. It worked before doon sa tatay niya. So yun nga ang tanong, yan din ba ang gagamitin nilang strategiya o sila ay magbabago at totally iibahin ang kanilang banat, ang kanilang tira? Yun ang malalaman natin in the next few days. So magko-commercial ba muna tayo o wala lang? Tuloy na natin yung daldalan.
ituloy na natin ang daldalan. Hindi po. Kailangan natin ng komersyal. Opo. Wait lang. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Yan ang mga namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Uusisiin natin ang mga ikaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice quiz, Jones! Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga quiz, John, ng sakto. Dito lang sa nag-iisa ang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB129969 Series of 2021. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Dele Radio. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Yan ang mga namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Uusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Dele Radio. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya! Magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-o-start cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, every Juan will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo.
mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Mga ulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika ang pagbago sa ilan. Yun na ba? Kyo partner. Ayun na. So yung City of Manila, meron na pong executive order dyan ha. Na pwede nang hindi magsuot ng face shield except for hospitals. Tama, partner? Hospitals. I think Muntinlupa, ganun din, ano? Oo. Hospitals, quarantine, at saka PUVs, doon lang i-re-require ang face shield. Tama ka, partner. Muntinlupa rin. Kahapon, nagbaba ang kanilang konseho ng resolusyon na lifted na rin ang kanilang face shield policy. Ay, alamin natin ngayon sa Davao. Kung yan, kasi may nagsasabi, hindi nauna yung Davao. Mas nauna yan kesa sa Maynila. No? Kasama po natin si Dr. Michelle Schlosser, Davao City COVID-19 Task Force Spokesperson. Dr. Schlosser, did I pronounce your family name correctly, ma'am? Yes, po, sir. Very, very well po. Pronounced very well. Yes, po, German? German po kayo? Hindi ko. I am a full Filipino po, pero I am married to a German-American po. Ayun, German yan. Parang Schlosser. German yan, ano? So doon sa issue ng face shield, kailan po ma'am nagkaroon ng patakaran sa inyo sa syudad na optional na lang yung pagsusuot ng face shield? Okay. Our good mayor po released an executive order 51-A last November too, but another amended executive order 51-B was released November 4. So November 2 and November 4 po yung release ng ordinance regarding the use of face shield. Ilatag niyo, Doc, anong patakaran sa Davao City? Okay. Initially po, with the first release ordinance last November 20 November 2, the use of face shield and the three setting po, alam naman natin yung three setting, no? Yung crowd setting, close contacts, and close areas. So hindi po siya mandatory, voluntary na lang. However, on the amended executive order, there is an encouragement sa mga establishments such as like mga public private offices and hospitals that they can actually require mandatory use of face shield within their properties. They can it's the prerogative of the management if they will have it mandatory for their employees, clients, or guests. So generally po, it is voluntary, but those specified offices and hospitals and any other establishment that deem necessary for them to have face shield or to use face shield, they can have it mandatory po. What about sa malls po? Sa mall? Hindi na po siya mandatory. Most of our malls here, they have released an announcement and advisory that a facial is no longer mandatory within the establishment. Sa jeep, okay. Sa jeep, ma'am, sa mga jeep at buses. Again po, with the general implication ng Executive Order 51, voluntary na lang po. So the individual can opt to use the facial or not. Oh, yun naman pala eh. But we have to emphasize But there is an emphasis on the following of minimum public health standard po. So, yes, of course. Tama naman yun. Tama naman yun po. Pero ibig sabihin, November 2 pa lang, yan na yung patakaran sa Davao City. Kayo po ba'y yes, nasita po ng IATF? Wala bang sumulat or sa inyo? Or ng DILG? Kasi IATF, parang task force din si Mami, si Dr. Schlosser. Yes po. Task force din po. Yes. Hindi ka ba sinita? Bakit kayo nangunguna dyan? Eh, wala pa ang resolusyon yung IATF tungkol dyan. Again po, we are following the executive order. So when the good mayor released the order, all we have to do is to implement it. So yun yung mandate sa amin. So we have to implement it. So ano po ang naging basehan? Oo nga, pero ano naging basehan po ni Mayor na pirmahan itong lifting ng face shields policy? Dahil po ba mapababa na ang kaso ninyo? Ang adar ninyo mababa? Mataas ba ang vaccination? Yes, it's a multifactorial reason po, ma'am. Yes, you have mentioned earlier that
our cases at the time when our good mayor released the ordinance, ma'am, sobrang baba po ng ano namin ng cases namin, below 5% po kami dun sa positivity rate. Okay. And at the same time po, yes, we are also doing well with our vaccination rollout. Ayun. Parang kailan lang, partner, ang Davao ay isin sa mga hotspots, ha? Di ba? A few months back, ang daming kaso sa Davao, protinan po nangyari, napababa po nila. Anong vaccination rate nyo? Ilang percent? May 80 na ba? At the moment po, for our first dose, we are already in our 70%. Okay. Sa aming second dose naman, we are about 64, if I am not mistaken po. So more than half. Yes, and we are also doing na at the moment we are doing the house to house na po, especially for those senior citizens and vulnerable sectors that cannot visit the vaccination hubs, or yung mga medyo takot pa rin, sir, we are also going down the ground level na talaga to educate those people. All right. Pero wala kayong ano, ay sige po. Nabalikan ko lang yung tungkol sa IATF. So hindi kayo sinita. Mm-hmm. O sinita kayo ng IATF? Hindi naman po. As far as I know, we have not received any notice from the IATF. So takot lang nila kay Mayor Sara. Maski sa DILG, ma'am, wala. kasi we do have naman the local DILG po, we have a member sa task force po na local DILG. So far she did not naman say anything about it, ma'am. So I guess we weren't notified about that. Tama ba 'yung sinabi ni Alvin na takot lang nila kay Mayor Sara? That is a medyo ano siya, ma'am, subjective subjective interpretation po 'yan, ma'am. But here naman our good mayor is we are not afraid of her. We just follow her because she's really doing well for the people of Davao. De, kaya nga ako tumawa kasi it should not be taken seriously. Tumawa ka rin naman, hindi ba? Pero kaya dinidiscuss actually she's the opposite po. She's a very very approachable person. Kaya Dr. Schlosser, pinag-uusapan kasi long before nag-issue si Yorme na sariling executive order, nauna na yung Davao City. Correct. Di ba? Nauna na siya, ilang days na siyang nagpapatupad nun. At sabi mo nga, wala namang nanita eh. Di ba? Sabi mo, wala, hindi mo kayo sinita ng DILG, di ba? Yes. Based on my knowledge and the knowledge of the task force, we have not received any notification from the IATF that we are not allowed to do that, or the mayor is not allowed to do that. Okay. Exactly. So anong difference ngayon sa ginawa ni Mayor Sara sa ginawa ni Yorme? Pareho lang naman silang local chief executive. So kung tama ang ginawa ni Mayor Sara, it follows na tama rin ang ginawa ni Yorme. Hindi ho ba? That I cannot answer for Mayor Isko po. I'm so sorry. I have a limited knowledge on Mayor Isko. It's all right. Okay. It's all right. Okay lang po yan. So ngayon, anong na-observe po ninyo? Maraming bang sumunod na wala ng face shield? Kasi optional na lang. O hindi, marami pa rin ang nagsusuot ng face shield. Actually po, marami pa rin ang nagsusuot ng face shield because it boils down to the sense of responsibility of other people. And if they see it necessary and if they see necessary to have another layer of protection, some are still using talaga face shield. Even in the mall po, hindi naman po sila sinisita if they're wearing or not wearing face shield. So prerogative ng establishment as well as the person themselves po. Okay. So between the IATF and the chief executive of Davao, just sa inyo, ang masusundin ninyo, para sa inyo ang dapat masunod ay ang mayor. Tama ba, Dr. Schlosser? Actually po, during our task force meeting, we have a regular COVID-19 task force meeting kasi. Most often than not po, lahat ng mga nire-release ng IATF na guidelines in consistent with the DOH guidelines, we follow it.
With this naman po, since merong ordinance ang mayor, so we will also follow the ordinance po. Although in line naman din po yung ano, yung ordinance with the general guidelines nung sa IATF, except for the mandatory and the voluntary side of the things po. So which means here, hindi pareho. Hindi siya hindi siya saktong-sakto, hindi siya SWAC. Kasi sabi ng DILG. Hindi siya SWAC, sir, but yes, sir. When there is an executive order, sir, we will follow the executive order, sir. Yun lang yun. Yun lang, partner. Yun yung bottom line nun. Yes. Ibig sabihin, executive order ang ifa-follow ni Dr. Schlosser kasi she works for the executive department dyan sa Davao City. So, kahit sabihin pa ni Justice, kasi sabi ni Justice Secretary kagabi, partner, di ba sabi niya? Hindi. Mas mangingibabaw dyan yung IATF. Sabi niya sa amin, Dr. Schlosser, mas mangingibabaw daw yung IATF kesa sa executive order ng mayor. That I cannot answer for the entire ano po, for the entire nation. But here in Davao, sir, we are following the executive order in the use of face shield po. Okay, tama. Okay. So that settles it. It's all right. Yeah. It's all right, Dr. Schlosser. Yan ang kanilang stand eh. Oo. Maraming salamat po. Doc, ay, teka muna, ano daw tatakbuhan ni Mayor mo? Sure, we are ano talaga, sir, wala kaming idea. But we hope and pray, all of us here in Davao, we hope and pray that whatever our good mayor's decision is, I hope that it's for the greater good. And we are a believer naman of her ano leadership, sir. Okay. We have akala ko lang madudulas ka eh. Akala ko lang madudulas ka, sabi mo siya. Kahit pa siguro madulas ako, sir, I do not have any idea po talaga, that's sir. That's right. Loko lang, Dr. Schlosser. Niloloko ka lang. Thank you, ha. Maraming salamat, ha. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless you po. Salamat. Dagan salamat. May gabi eh. Mm-hmm. Maraming salamat. Welcome si Dr. Michelle Schlosser, Davao City COVID-19 Task Force Spokesperson po yan. So malinaw po, ha. Mm-hmm. Ang susundin nila, executive order. Tama? Tama. Oo. So, para sa kanila, kahit national, yung IATF, doon sila sa kung ano man ang ibababa na EO ng kanilang mahal na mayor. Ayan. Kaya siguro din, partner, may teorya din yung iba na kaya hindi sila, they cannot go hard on Yorme kasi nauna na ka. Yung isa. O, sige nga, kumprontahin mo nga yan. Sige na. Kasi kung mali si Yorme, o, hindi mali din si Inday. Kasi pareho lang naman ang ginawa nila eh, di ba? Oo. Kaya nga, kumambyo si Secretary Anyo, hindi ba? Kako nga, sabi niya, kung low risk naman na yung lugar, ukilang yung may EO kayo na ganyan. So, kambyo-kambyohan lang po. So, ano ibig sabihin, ano, di ba? Alam mo na kung ano ibig sabihin. Yeah. Anyway, bago natin ipasok si Attorney Alberto Agra. Attorney, magko-commercial lang po ako, pero ano pa naman tayo, 9:10 pa po yung ano natin, yung ating kontrata. Mm-hmm. So, may magbabasa muna si Doris ng kanya. Bawasan muna niya kasi marami na nagagalit sa amin eh. Sa social media dahil hindi naman nababasa eh. Tweet ng tweet mo sila, hindi mo naman nababasa. Na. So, sige, makinig na kayo, babasahin ko na nga. Ito sa ano to, ha? Yung mga nag-viber. Oo, nakatanda nung numero. Sabi ni Bong, C ang kanyang sagot, may kandidato na ako. Doon ako sa tapat at tunay, di mapaglinlang at madrama. Lalo di ako doon sa papogi. Mm-hmm. Sige na, partner, tuloy mo lang. Punto isang minuto number 2. C, kung matapang sila, di magkaso kayo. Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Baka hindi kaya si Yorme ito? Este. Okay. Good evening, Sir Alvin and Ma'am Doris. I'm Evelyn from Labason, Zamboanga del Norte. Matagal na ako nakikinig sa programa ninyo. I congratulate both of you for your very impressive discussion every night. Nakakaaliw. Salamat po, Ma'am Evelyn ng Labason, Zamboanga del Norte. Yan. Partner, yung mga ganyan comment, nakakatanggal yan ng pagod. Buong araw na kami nagtatrabaho, tapos racket namin ito. Pero alam mo yan, masarap din na kahit papano nakaka-relate. Teray-taray, COVID cases are lower and they're lifting most restrictions. When will they lift the quarantine requirements for Balikbayans? The U.S. started to let foreigners in the country provided they are fully vaxxed and have negative PCR. Hindi pa ba sapat ang kita nila? Teray-taray, mag-abang ka.
I think this week, Thursday or Friday, malay mo may good news na para sa inyo. Kapaner? Yan. Good morning, Alvin and Doris. Nakikinig po ako sa inyo gabi-gabi. Kahit alam ko na umaga dito, kahit nasa work po ako, nakatune in po ako sa inyo. Naka-hide lang po ang phone ko. Salamat po sa show nyo. At least updated ako dyan sa Pinas. Listening from Pittsburgh, Pennsylvania, Joe Blesa po. Hi, kabayan. Mag-ingat po kayo lagi dyan. At salamat sa pakikinig at panonood sa amin. Thank you. Magandang umaga po sa lahat natin mga kababayan sa Amerika, sa East Coast. Magandang umaga po ah. O doon sa West Coast ata, partner, baka madaling araw pa lang ano. Ah, ganyan ba? Oras kayo sa... Anong oras din? I-Google po nga. Sige, magdaldal ka dyan. I-Google ko anong oras sa California. Go. Si Maricel, sabi niya, A, siyempre, Pangulo, alam na this, kainis. Ah, ni-rhyme pa 507. Niya. 507. In the AM. Ah, yes. Hindi pa sila gising dyan. Oo. Ito namang isa sana mabasa. Kay Jorme ako dyan. Only courts can declare a policy, rule, or ordinance as null and void. Ano ba yan si Roque? Diyan ba ang Philippine representative sa International Law Center? Buti pa si Jorme maagap umaksyon. IATF sa Thursday pa i-discuss. Diyos ko. Naka 3 face shields na ako noon. Thank you, Alvin and Doris. Suki na ako since 2015. No. May pusa! Asaan? May pusa nandun. Ayun sa kaliwan, sa likod mo. Asan yan? Ang pangalan nito. Ano ang pangalan mo, anak? Ay, nakalimutan ko. Robby. Si Robby. Di ba si Magda yan? Anong Magda? Ang matanda pa, alam, Magda talaga. Ang kontrabida pa. Parang kontrabida sa teleseryo. Happy birthday pala, speaking of teleserye. Happy birthday, Janice Develin. Nagbe-birthday ka pala. Aray, close pala kayo ni Janice, ha? Oh, recently lang kami naging close niya. Kasi kami, ang close ko naman yung anak ni Janice. Yun ang close ko. Yung halimaw. Takot yung halimaw. Takot ako. Si Matet naman yun. Aray ko. Dana Gail, happy birthday, Dana Gail. Ay, happy sabi birthday. Dana Gail, naunahan ako. I will message you pa naman tonight na magdo-donor ako sa birthday ko sa week ng 22. Happy birthday. Advance happy birthday. Don't worry about it. Marami pa namang time. Ha? Happy birthday, Dana Gail. Para mag-commercial muna tayo. Ay, at nandiyan na si Attorney Agra. Marami tayo tatanong kay Attorney Agra, ano ang mga posibilidad? Kung sakasakaling tumakbo, saan siya, anong paraan na pwede? Kailan ba aanib siya sa ganitong partido para siya maging vice presidential candidate? Anong gagawin niya para makatakbo siyang presidente? Kasi remember din na ito, matter of simply filing it, no? Substitution na tayo. Iba na ito. Wala na yung iba na ito, ibang paraan na ito. Ha? Correct. Tsaka ano pang tanong kanina na bitin? Ano pang bang tinanong ko kanina? Kung pwedeng i-share. Oo. Di ba sabi nung isa, 6 years yan, di ba? Sasabihin nila ng dalawa. Term sharing. O parang Speaker of the House, di ba? Ikaw sa first 3 years, ako sa last 3 years. Pwede ba yun? Oo. Ano naman kaya ang bintahe ko dyan kung mag-term sharing tayo? At ang pinakamalaking tanong dyan, sino ang mauuna sa ating term sharing? Yeah. Ay, syempre, ang mananalo presidente, syempre. Hindi. Alam naman akong mananalo. Hindi nga. Bago nga magsabi kung sino magiging presidente, siyempre mag-uusap muna sila. Sino tatakbong VP? Kaya magkakaalaman. O sige, ikaw na tumakbo ng presidente. Total, ikaw siya naman. Siya mauna. Siya mauna. Commercial muna. Sandali lang po ha. 9:10 na eh. 9:14 tayo with Attorney Alberto Agra. Wait lang. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Saktong celebration tayo, kapamilya! Dahil sa ating anniversary, mabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na. Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali!
Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming iaanunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisa ang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Dele Radio. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Dele Radio. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove house, mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maaga. Ayan, sabi ni Teray Tarayo Alvin, 5 a.m. sakali, mountain time kami. Kaya kailangan namin gumising ng 5 a.m. para panoorin kayo. Normally, 6 o'clock ang gising namin. Thank you naman. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kabayan at lagi kayong mag-ingat dyan. So, parang sa hindi naman kaya, you can watch the replay. May replay naman kami. Kasama na po natin, dating Justice Secretary, dating OGCC Head, at dating Solicitor General, Attorney Alberto Agra ng Ateneo Law School, specializing in election laws. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Agra. Hello, Attorney. Good evening, Doris. Good evening, Alvin. At salamat muli sa inyong panyaya sa ating evening class. Yan. Ako, kami nga magpapasalamat eh dahil nagmumulay sa kami sa iyo. Ayan na naman, no? Walang pasabi, partner. Yes, kagad.
Nice. No? Pero naka-reserve ang 9 o'clock ko. Naka-reserve. Wow, thank you po. Thank you. Kailangan ka ng ating mga kababayan siguro to analyze it, ano? Kasi umatras na siya si Mayor Sara sa pagka-mayor. So, ang assumption ng karamihan mukhang aakyat, baka mag-national, ano? Paano siya? What are the ways na makapasok siya sa national level through substitution? Una, kailangan meron siyang papalitan. Okay? And therefore, kailangan merong mag-withdraw from whatever national position kung sakali mang national. Pangalawa, yung papalitan ni Mayora, kailangan pareho sila ng partido. No? So halimbawa, hindi sila magkapareho ng partido, hindi pa huli para lumipat ng partido. Okay. Kasi wala namang pagbabawal na kailangan na yung tinatawag na turncoatism, hindi yun pinagbabawal sa atin eh. Kaya depende rin sa rules ng partido kung tatanggapin mo ang panibagong membro, no? Okay. At again, ang katibayan na ikaw ay membro ng partido ay yung certificate of nomination and acceptance. At ulitin ko lang, no, hindi ka naman pwedeng pumalit sa isang independent candidate, no? Kailangan ang papalitan mo ay membro ng isang partido at ikaw ay dapat membro din ng partidong yun. So let's talk about the possibility. Again, inawin natin possibilities. Posible. Correct. Pwede hindi mangyari, pwede mangyari. Okay. So kung gusto niyang maging presidente, kung halimbawa presidential ang kanyang tatakbuhan, ano ang options niya sa ngayon? Papalitan niya yung isang presidential candidate sa ngayon. At so again, hindi kailangan yon ay membro ng isang partido na sasanib si Mayora. No? So ano po ito, attorney? Ang pinakamalapit, yung closest candidate doon sa sinasabi mong requirement na yan ay si Senator Bato. Tama po ba? Correct. Kung si Senator Bato ang magwi-withdraw, mananatili siyang senador dahil 3 years pa lang si Senator Bato. At dapat pareho yung, hindi ko lang memoryado ko nung partido ang tinakbuhan ni Senator Bato. Kung ano naman PDP. Yung partido na yun. Kung PDP yun. Kusi Wing. Kusi, oo. And PDP rin, dapat ang partido ni kung sino man ang papalit sa kanya dito sa ating pinag-uusapan, kung si Mayora, dapat mag-PDP rin. Okay. Which means kailangan umanib ni Mayor Sara sa PDP laban. Correct. For her to replace Bato, kung yan man po ang plano. Again, we're talking of possibilities. But pwede din na ang papalitan niya ay ang kandidato ng lakas. Di ba? Nag-field ang lakas, president and vice president. Kasi malapit din po si Mayor Sara kay PGMA. Tama? Correct. Pwede kaya, yun, again, para siyang may multiple choice, no? Pero para mangyari yun, para magkaroon ng visa yung pagpapalit, kailangan umalyado si Mayora dun sa partido na yon at kailangan tanggapin siya at ang katibayan nun ay yung CONA. Okay. What is the way para mag-tandem silang dalawa ni Marcos? Kasi remember, si dating Senador Marcos, wala naman siyang VP nung nag-file siya, di ba? Correct. Para mag-tandem meaning magkapareho ng partido? Correct. At sino ang sa hypothetical natin, sino ang presidente, sino ang vice president? Ayun pa kayo susunod na tanong. So ipagpalagay natin na Marcos Duterte, what is there a way na mag-tandem silang dalawa under the same party or there's no way? There is, di ba? Again, if they will belong ko ang kasi ang mangyayari kung mag VP si Presidential Ball Bongbong Marcos, no? And therefore yung kailangan niyang no? Again, kailangan lumabas na parehong partido eh, no? So, kung walang VP. Yes, yun ang ay. Oo. Walang VP. Pwede sila sa lakas. Pwede sila sa lakas kasi merong ang lakas na president and vice president.
That's right. In this case, pag nag-take oath silang dalawa sa lakas, under the guidance of PGMA, halimbawa, sige, pasok kayo dito, welcome, welcome. Nag-take oath silang dalawa. Pag pareho na silang lakas, miyembro ng lakas, pwede na silang mag-substitute sa pumakbo ngayon sa lakas, yung hindi yung kilala, file, yung dalawa. President kasi kung president, pwede. Okay. Kung pipiliin nila yung existing party nila, hindi magtutugma eh. No. Kaya kailangan kung lakas, dahil may magwi-withdraw yung candidate for lakas for president, magwi-withdraw yung candidate for BP for lakas, then may ibang papalit na galing sa ibang party na kailangan sumanib sa lakas para pareho sila ng partido as lakas. So parang may problema ba? Sige. Kakahilo, Prof. Attorney, na talunan ng talunan lang, lipatan lang ng lipatan ng mga partido ang mangyayari. Tama, dahil again, walang pagbabawal ng lipatan sa batas. At yung dating pagbabawal sa mga COMELEC resolution, wala na yung pagbabawal ngayon. Kaya nga, nagiging posible ang tinatawag nating party switching. Kasi dati, nung pinagbawal ng COMELEC, yung papalit sa'yo ay kailangan hindi tumakbo sa ibang posisyon. Okay. Okay. May problema ba tayo? May problema ba tayo kung si Bongbong Marcos ay nasa Partido Federal at umalis siya doon at umanib siya sa lakas at mag-substitute sa kung saan man niyang pwestong gusto? Or okay lang, it doesn't matter. Kung anong inaaniban niyang partido ngayon, yun ang pwede niyang takbuhan. Ang mahalaga kasi kung ano mangyayari by November 15. Pwede kang magpalit ng partido, magpalit hanggat umabot sa November 15, which is the deadline. Sure ka doon, attorney? So hindi magmamatter, kung hindi bawal, na ngayon ay Partido Federal siya, lumipat siya ng lakas at nag-substitute siya ng existing candidates na lakas. Oo, dahil again, may kalayaan ang isang tao na lumipat sa isang partido at yung partidong yun, pwede naman siyang tanggapin or hindi, no? Ina-assume natin na siya ay tatanggapin at ang katibayan nga nun, yung CONA. Kaya kung ibang partido niya ngayon, pero come November 15, sumali siya sa lakas at meron siyang CONA from lakas, then pwede siya maging kandidato ng panibagong partido niya. Okay. Pero pwede din na as is si Senator Marcos, as is, takungan presidente, tapos mamili na lang si Mayor Sara kung saan niya gustong umanib, sa PDP o sa lakas. Correct. At again, pwede naman sila magtulungan kahit hindi sila magkapareho ng partido. Correct. Tama. Sige, partner, go. Attorney, sa pag-aaral niyo po ng mga botante, sa experience niyo din po, sa palagay niyo yung ganitong lipatan, ganitong rigudon, anong epekto niyan sa mga botante? Sila ba'y natutuwa sa ganyan? Or sila'y nalilito lang lalo? Ang natutuwa naman kasi yung talagang sumusuporta dun sa kandidato. Again, wala nga masyadong pag-aaral sa aspetong to kasi for the past 5 elections, bawal ang quote-unquote rigudon. Kaya ngayon lang matetesting yung rigudon at ngayon natin malalaman kung ano ang talagang reaksyon ng taong bayan. No? Yung iba nalilito, yung iba naliligayahan. So, depende talaga kung sino ang sinusuportahan. No? Or, ngayon, supportahan. Yeah. Opo. Sorry. Ngayon, may nag-message kanina. Pwede na ba yun yung parang na may term sharing na lang sila? Usap tayo, ha? Sige, payag ako. Vice President na lang ako. Ikaw, presidente. Pero after 3 years, ako naman ang presidente. Pwede ba yun? O hindi? Ahambing ko lang sa nangyari sa Speaker sa House of Representatives. Yes, yes. Ang nangyari doon, pareho silang nahalal as representative. Sa usapin ng term sharing, President-Vice President, yung isa nahalal as President, yung isa nahalal as Vice President, hindi sila pwede mag-switching. Kasi nahalal sila para sa isang posisyon, no? Maliban na lamang kung sino man yung presidente at magre-resign, ang epekto nun, si Vice President ang papalit sa kanya as President. Okay. Ganun na nga.
Kasi hindi naman pwedeng basta lang tayo uy, palitan tayo, ako naman yung vice. Ay, hindi. Oo. Nahalal ka as president eh. Hindi pwedeng palitan. So, hindi pwede. Kailangan hindi. Mag-resign yung presidente at yung vice president ang magiging presidente. At yung sa resignation po, ano magiging ano niya? Ang tawag doon? Rason. Ano grounds. Ang acceptable na grounds para siya ay mag-resign? Sabihin niya, magre-resign na ako. Tinatamad lang ako. Abandon. Again, hindi pwede yun by contract. Ano? Kasi hindi mo, ano yun eh. Tinatawag natin yung contract na yun contrary to public policy. No? Mm-hmm. Ang mangyayari lang, and again, health can be a reason para or abandonment. No? Mm-hmm. So yun yung mga posibleng dahilan. Mm-hmm. Pero wag naman ganun kasi parang ginagago mo naman yung tao nun, hindi ho ba? Para nag-agree kayo kayong dalawa lang. Di ba? Parang huwag naman. Parang niloloko nyo yung tao. Di ba? Again, yung agreement na yon kung sakali man magpipirmahan sila at yung agreement na may ganon, then palagay ko labag yon sa ating batas dahil lalabag siya sa tinatawag nating public policy. Exactly. Sabi ni Nick Somera, please tell Attorney Agra that we are listening and learning from him. From salamat. Cortez Morales and Somera families of Guadalupe, Makati. Okay, sabi naman ni The Green PH, please ask Attorney Agra, are there advantages for a tandem of President and Vice President to belong to different parties, such as having a greater spending limit for the elections? Actually, may advantages nga yung ibang partido. No? Ang bottom line naman dito, makinarya. Ang bottom line ay kampanya. So again, pwedeng may addition. Eh. One party helping another party kahit walang formal registered coalition. No? So at the same time, may advantages din yung belonging to the same party kasi officially you will work together. Pero bottom line sa atin, no? Would be sino bang iboboto natin? Yes. Regardless of the meron ka. Correct. Okay. Si Emmanuel may tanong, Tony. Pag lumipat ba si BBM sa La Casa CMD at pinalitan niya yung kandidato sa pagka-presidente, ayos lang ba yun? Kahit nag-submit siya ng COC sa pagka-presidente under KBL, wala bang nilabag na batas doon si BBM? Si Bongbong Marcos po? Ang mangyayari nga, nag-party switching siya. Kasi hindi niya pwedeng palitan yung nag-withdraw from lakas kung hindi siya sasanib sa lakas. Mm-hmm. So the only way na pwede siyang pumalit sa isang lakas candidate ay kailangan siya maging membro ng lakas at ang lakas kailangan siyang tanggapin at kailangan mag-issue ng CONA. Okay. Sabi ni Istian Roble, as a reiteration lang, ibig sabihin, attorney, hindi pa pwede mag-VP si Mayor Inday sa ilalim ng partido ni Marcos kasi wala namang VP si Marcos. Correct. Wala siyang papalitan na kapareho ng partido ni Presidentiable Bongbong Marcos. Okay. Si Julius po, tanong niya, hindi po ba nakakaapekto sa delikadesa kung sasali po si Mayora sa PDP laban? Sabi po niya, di siya tatakbo sa national position. Sabi niya, di siya sasali sa PDP. Deja vu daw po. Oh. Again, pagpasensya nyo na, ayoko magbigay ng komento sa usaping delikadesa dahil kanya-kanya. Legal lang po siya. Kumbaga hindi kinuha po natin siya not as a political analyst but as a legal analyst. Kumbaga anything subjective ipaubayan na natin sa political analyst. Dito tayo sa legal. Ano ba yung mga legal at sa programa ng SRO doon ako sa O. Sa pagbibigay opinion. Ng sarili kong opinion. Ayan. Si Kitty Kat, attorney, tama po ba na hindi na pwede lumipat ng partido at maging substitute ng partido after ng filing ng COC? Ito yung tinanong ko rin sa iyo kanina. Sabi ko sa iyo, are you sure? Sabi mo yes, di ba? Parang I heard this before kay James Jimenez. Correct me if I'm wrong. Again, dalawa ang parang naging deadline ng filing ng COC. Actually, tatlo eh. Yung original deadline, October 8, tapos may withdrawal deadline, which is November 15, at meron pang pangatlong deadline, which is May 9, sa mga madidisqualify at mamamatay. Kasi pwede pang palitan by May 9, 12 noon, kung merong mamamatay na kandidato at kung merong madidisqualify na kandidato.
Napaaga lang yung substitution sa usapin ng withdrawal kasi kailangan mong ilagay ang pangalan ng kandidato sa balota kasi piniprint eh. Ayun. Hmm. Okay, okay, okay. Sige, go. SRO Muwad Dib. Tanong pambata lang po para kay Attorney Agra. Can Bongbong Marcos escape all the complaints heard against him to invalidate his COCs for president by withdrawing his COCs for president under federal and substitute a president VP candidate of Lakas CMD? Moot na ba ang mga complaints sa kanya? Ang mangyayari niyan kung sakaling mangyari si BBM ay nag-withdraw as president at siya ay magsa-substitute for VP, ang siguro ang gagawin ng mga nag-file ng kaso ay magfa-file ng panibagong kaso sa kanya as vice president. Possibly alleging the same grounds, no? Okay. Pero tapos na yung deadline eh. Hindi, kasi nga dahil sa substitution, pwedeng ang argumento ay nagkaroon ng panibagong deadline para sa panibagong mga kandidato, no? Mm-mm. Of course, kung ako naman ang nasa kampo ni BBM, tututulan ko 'yun at so again, may kanya-kanyang perspective kung fa-file ba ng panibago or tuloy-tuloy yung kaso dahil ang requirements kasi for president and vice president, ang qualifications are the same. Mm-mm. At yung ground would possibly the same. Mm-mm. So baka ang sabihin nila, i-amiendahan na lang namin yung petition, papalitan lang namin yung posisyon from president to vice president. So yun ang mga haka-haka ko kung anong pwede mangyari. Okay. Mm-hmm. Partner, ano, pa? Sino ba ito? Si Ben Vincent. Patanong naman po being a lawyer, sa tingin niya, kailangang tanggalin na ang provision sa batas on substitution or kung di man, what amendments ang pwede gawin para di maabuso yun? Okay. Again, may alam ko may panukalang batas na ipinagbabawal ang substitution. Magandang hindi nakakaroon ng rigodon as you put it, Doris, pero sa kasalukuyang konteksto ay hindi siya pinagbabawal kaya lahat ng nangyayari ngayon ay walang nilalabag na batas. Mm-mm. Pero sa palagay mo, attorney, kailangan palitan na yan? Kailangan magkaroon ng batas para ipagbawal ang substitution. Okay. Kasi kaya naman tinanggal ng COMELEC yung pagbabawal kasi wala naman siyang batas na kinakatigan yung provision na yun. Eh. In fact, yung iba nga, pwedeng questionin yung, halimbawa, nilagay ng COMELEC, bawal ang substitution. Pero wala namang batas na nagbabawal. Pwede mo rin questionin yung provision na yun dahil gumagawa ng batas ang COMELEC na hindi naman niya, wala naman siyang kapangyarihan gumawa ng batas. No? Kaya issue rin kung ang COMELEC hindi na lang kinasuhan before, no? At hinayaan yung pagbabawal na yun. Okay. Sabi ni Attorney Kim Inaras, the president can always say he or she has a medical condition that will make him or her unable to perform his or her function. Who will question the truth and veracity of the medical certificate to be issued by a doctor? Sa ngayon, under our constitution, ang Kongreso ay merong ganong karapatan. At syempre, kung magkakaroon ng dispute, ay korte rin ang magpapasya kung valid ba yung ground. Kasi yung iba nga may sakit tapos hindi rin umaalis. Or yung iba wala namang sakit kung umalis. So may mga ganong sitwasyon. Okay, si partner, okay ka? Meron ka pa? Si Mimi, tama po ba daw? Kung ma-declare pong nuisance candidate yung mga taga-Lakas for being placeholders, then wala na pong valid substitution kung doon sila lilipat? Correct. Kasi ang pag-nuisance ka, no, hindi ka pwedeng ma-substitute. Pero qualify ko lang, kailangan may final judgment. Kung sakali mang i-declare ng COMELEC ngayon, ang pwede mong puntahan would be either COMELEC and bank or sa Supreme Court. Supreme Court na. Okay. Okay. Ibig sabihin, partner, halimbawa lang, nag-substitute. Tapos nagtuloy yung kaso. Hindi, nuisance ka. Oo nga. Hanggat walang final decision,
yung pagiging nuisance supposedly ng dalawang kandidato ng lakas at nanalo. Halimbawa lang, si Sara at si Bongbong, tuloy lang sila, di ba? Hanggat walang final decision kung nuisance nga ang pinalitan nila. Correct. Tapos, hypothetically, during the term, biglang na-declare nuisance yung pinalitan. Ang epekto nun, dahil ang nuisance, from the very beginning, hindi siya lehitimong kandidato. Binanggit nga natin kanina, ang isang nuisance ay hindi pwedeng palitan. Kaya ganun ang mangyayari. Matatanggal sa pwesto yung pumalit. Dahil at ang mananalo, dahil ang idideklarang, yes, ang idideklarang presidente at vice presidente ay ang sino? Ang may second highest vote. Ang second highest vote. Hindi the vice president, kasi hindi lehitimong kandidato, kaya si second placer ang effectively the first placer. Okay. Sabi ni Isian Roble, bakit hindi na lang tumakbo siya bilang independent para wala ng substitution? Isian, tapos na kasi yung filing. Ang pinag-uusapan na lang natin ngayon, substitution. Hindi ka pwede mag-substitute kung wala namang isa substitute, kung wala aatras. Kaya kailangan may aatras para ka makapasok. At wala kapareho ng partido. At kapareho ng partido. Ayan. Okay, so ano? Si Bandit Aim, sabi niya, attorney, pakikomento lang dito. Suggestion to COMELEC, dapat may effectivity yung membership ng kandidato. Halimbawa, kailangan 30 days na siyang member ng isang partido bago maging isang legitimate member nito. Agree ka doon, attorney? Maganda yon, para hindi naman the day itself ka naging member ng partido, kasi maganda. Para for you to represent the party, kailangan merong contract record naman for your party. No? Pero again, sa ngayon, hindi siya pinagbabawal. Okay. Sige, partner. To summarize, para lang ma-refresh natin naman yun, to summarize, kung tatakbo nga sa national post, either president or vice president, si Mayor Sara, to summarize po, she needs to first withdraw. Kailangan yung papalitan niya mag-withdraw din. Una-una muna, attorney, is kailangan may papasok, may mag-join muna siya sa isang partido. Okay. Ikwento natin ano, kailangan siya nag-withdraw. Nag-withdraw na siya. No? Okay, one na yon. Number two, yung papalitan niya, kailangan mag-withdraw din. Okay. Number three, siya ngayon magfa-file ng certificate of candidacy to substitute dun sa nag-withdraw at kailangan pareho sila ng partido. Oh, okay. Magkasama okay. Sa number sequence, three. Kung sequence ang pag-usapan, di mag-join muna siya ng party para eligible siya. Correct. To substitute. Hindi na the other way around. Correct. Kung sequence ang pag-usapan natin, para ba kasi mas madaling maintindihan pag sequential, di ba? So, ang unang sequence ay withdraw muna siya. Ginawa na niya. Ginawa na siya. Tama? Okay. Ang susunod din na move, sequentially, kailangan umanib siya either sa PDP laban or lakas. Swing, or lakas. Kasi hindi naman siya pwedeng umanib sa, let's say, PROMD. Magkaaway naman yung Pacquiao. Hindi naman siya pwedeng umanib sa Canelini. So, ang option niya lang, yung realistic option niya ay umanib siya sa PDP laban po si Wing or lakas. Hindi naman siya pwedeng umanib sa federal. Kasi wala siyang isa substitute dun . Kasi isa lang yung tumakbo dun, di ba? Tama? So, realistically speaking, kailangan yung umanib either PDP or lakas. Tama, attorney? Tapos pangatlo, withdraw. May mag-withdraw doon sa partido na yon. Okay. And then the next, pasok. Magfa-file siya ng substitute COC na may CONA from that party na nag-withdraw. Okay. Sa palagay mo, may nakaligtaan pa tayong posibilidad? Baka may posibilidad pa na nakaligtaan natin na magugulat na lang tayo, uy, yung pala yung ruta niya. Of course, you can always decide not to run. Di ba? Pwede naman yun . Kung hindi siya tatakbo, di wala tayong pinag-uusapan. Again, nag-withdraw na, ang maliwanag, nag-withdraw na si Mayora ngayon. At again, for the position naman ng city mayor, no, magkakaroon din naman ng substitution for the position of city mayor. Nag-substitute na po si Baste.
Hindi ko alam kung nag-file na siya ng COC for mayor. Hindi ako sigurado. Kasi may narinig na akong salitang kitain na nag-substitute naman sa kanya for the vice. Yes. Ang nabasa mayor, ko lang sa news na nominate siya, pero hindi ko lang alam kung nag-file na. Okay. Sige. So ang parting shot na lang natin is abangan ang susunod na kabanata. Last 6 days. At abangan. Okay. Hanggang sa susunod nating klase. Magandang gabi, Doris. Yes. Okay. Magandang gabi, Alvin. At salamat sa inyong paanyaya. Thank you, Prof. Attorney. Thank you, Attorney. Ingat po. Na mag-break. Oo, tapos ang recitation. Thank you. Teacher ang dating Justice Secretary. Dating OGCC head at dating Solicitor General and most importantly, Professor ng Election Laws sa Ateneo de Manila University. Yeah. Salamat po. Thank you, Attorney. Thank you. Masaya ingat si po. QM. May sanggap pa ako. Sabi ni QM, political parties in our country is just for formality. Regardless if BBM or Sara run separately as president or VP, people will just look at the head personality than the party. You are correct, QM. Partner. Si name cannot be blank. Sabi niya, alam na this mahal na panggulo. Tatakbo tayo sa pagkapanggulo. Dahil sama-sama tayong tatakbo sa kaso ng ICC. Lumang drama. Asa na ba yun? Na yung substitution. They've mocked the country too much. They've disgraced the constitution and institutions to suit their insatiable greed for power. Name cannot be blank. Sige nga, Tagalog mo lahat yan. Ay. Sabi ni Teray Taray, sa pantaha ko, lilipat si BBM sa PDP. At manunumpa si Sara at papalitan nila si Nabato at Bonggo. Pwede din. O, ito nakaligtan natin. Pero tama din tayo kasi sabi natin, options for Sara naman yun sa atin eh. Correct. Kaya nga naka-Reddit green si Bato nung nag-file siya ng candidacy niya. Clue na yun. Kakaloka ang election system sa Pilipinas. Correct. Uh-huh. Uriah Hip. Sabi niya, ang pangit ng letter C. May halong ang palayati. Ano yung letter C ba natin? Ang sabi niya. Letter C. Ano ba? Ano? Hindi, one or two. Kaya nga, Uriah, i-text mo nga, i-tweet mo nga, one or two ba ang sinasabi mo? Yan. Sige, sabi ni Mimi, kung magdideklare po na nuisance, nabasa na pala yan. Sorry. Uh-huh. Go. Henlike, nabasa mo na? C. Matagal nang alam yan, ganyan galawan, kumbaga sa sine, napalabas na yan, style na bulok, may, bakit biglang gumano yung style na bulok, may bago pa sa mga pangloloko sa tao. Bakit iba yung tono ko? Pasok, mga kapusok. Kasi daw, wala kang tinatantanan. Kami ni Mr. D. Media mileage lang naman yan. Yung Sara Duterte drama, ha? Ano, bakit? Parang ang hirap mag-usap tayo. Nakaboses natin si Buma. Paano kaya? Walang pakialam ang oposisyon dyan. At alam na naman na mga supporters nila yung plano na yan. Nahirapan ako. Sorry, ha? Sabi ni JTM, TFCUK, Sara's withdrawal is not shocking at all. It's a right if she runs for a national position, but it only shows lying and no word of honor. Politics in the Philippines is a lot dirtier than before. No more integrity in so many politicians. All I can say is God bless the Philippines. Partner. Hi po, please greet Jerlyn Maluto Bellyesa of New Jersey. A happy birthday. Wow! Oh, abroad dito, partner, sa USFA. New taga New Jersey, si Jerlyn Maluto Bellyesa na nag-birthday. Happy birthday sa iyo, kabayan. At si Rose from Hong Kong. O, di ba? Salamat po. Thank you very much for the very informative program po ninyo. May enter. Thank you. Wow, salamat Rose. Yun ang ka-oras natin. Yung mga taga New Jersey, si Eastian. Taga yun ba? Oo. Pakaparo natin ang oras, opposite lang. So umaga sa kanila, sa atin. Okay. Ang Hong Kong, wala tayong time diff, tama? Wala partner. Siguro baka hindi kayo nakamonitor sa atin si Boss Carlo Katigbak. Bakit? Tinanggap yung friend request ko sa FB.
Baka naka-monitor. O di tight na kayo? Tight na kayo, ganyan. O di ikaw na, Alvin El Chico. Kau talaga, Marius. Friendship mo. Boss ating... natin yan, o. Oh, boss natin so, yan, partner. Hi, CLK. Sir CLK, namimiss na po kita. Kamusta na po kayo? Sana ay lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Dahil yan po ang kailangan ng ating bayan sa ngayon. Malapit na po ang eleksyon. Kailangan lahat tayo ay tama ang ating mga karamdaman. Kapuso? Ay, mali! Hindi, hindi po ba? Mr. President, yan. Ganun dapat. Oh. Hindi po ba? Mahal na mahal kong Pangulo. Yan. Oh. Mm. Sabi ni Albert Blue, bakit pinoproblema? Ano mangyayari kay Sarah at BBM? The nation does not care. Hindi po, kasi kasali po yan. Correct. Sa pag-analisa natin bilang political watcher. If you don't care about it, so be it. Wala no problema. Eh. You don't care because you have your own candidate. Pero parte yan ng political drama, kumbaga, na kailangan saka, o isan yan pupunta o isan to pupunta, di ba? Pero kung ayaw mo nang pag-usapan, di wag. Oo. At ang ginagawa po natin dito ay voter education. Para po sa dulo, ay wala po tayong sisihan. Kung ano po tayo ang kasasadlakan natin sa 2022, yan po ay nakasalalay po sa ating mga kamay. Hindi po ba mahal na Pangulo? Yan. Saka yung statement na the nation does not care, you don't know that. Tira mo, banner ng mga online reports. Correct. Top story din sa patron kanina, top story correct din sa kabila. Oo. So, ibig sabihin, pati yung mga producers, writers, journalists, inaabangan din nila. But it doesn't follow na yun lang ang tinututukan nila. Pero sabi ko nga sa'yo, kanya-kanya tayo, kung ayaw mo pag-usapan yan, okay lang, huwag ka makinig. No worries about that. Okay lang yun. Focus on your own candidate. Ano problema yun? Reminder lang po sa lahat po na nanonood at nakikinig, ang title po ng ating programa ay SRO, O Being Opinion. Yan. Thank you po, mga kapamilya. MJ Felipe, love you too. Oy, Father, hinimas ko kanina, nakita ko. Hindi nakapalag sa akin eh. Nakita raw nga kayo ni MJ. Ay, Father, parang lalo naging buffed. Parang, at saka ang itsura, inspired, mukhang in love eh. Ganyan sa pakiwari ko in love, yes. Oo, tsaka kasi palagay ko... glowing. Nag-glow ang mga pisngi, namumula-mula pa niya. Alam MJ mo, hiyang kasi siya sa mga biyahe, lalo na sa New York. Tapos pa interview na lang ng mga naglalaki ang mga stars eh. Diba? MJ, miss you. Miss you, dear. Sabi ni Joyce C. Drueco, whatever. Expected naman yung move nila eh. Happy birthday to our dear friend Ludy Mendoza. Partner? Mm-hmm. Diba itong si Mico San Victores? Ano po masasabi ni BBM na Sheila Marie Kabilugan? Kabalinan? Hindi Kabilugan? Ano ibig mo sabihin? Mabilog si Sheila Marie? Ayaw talaga mga kapuso! Makinig kayo mabuti! hindi ba pwedeng si Louis Basco ang mabilong? Pwede si Louie nga yun, yung Boy Scout. O, nakita ko. Yung kaharap ni Kabayan, si Louie yun. Correct. Ang tanong ko nga kay Louie, pagka cute-cute mo pala nung bata ka pa, anong nangyari? Cute. Oo, ang cute. Tawa daw siya ng tawa pa. Paano sasabihin daw ni Mike yung ano, maluwag? Maluwag! Ganun. Kasi ganun. Eh, ganun ang style niya. Oo. Kulang ka partner. Kung si Buma nagsabi doon, si Mike Enriquez, maluwag, mga puso! Ayo. Sir Mike, good evening po. Loko lang po. Hello, Mike. Oo naman. I'm sure he doesn't mind, partner. Ha? Sabi ni Fred's B, Sir Fred, nasira po. Ay, hindi, kanina pa pala ito. Pinagbababas ako pa. Sabi ni Bicolana ni Ho, Kebs ko, from the start, alam na this. Ang drama nila, nagulat kami, kunwari. Si Dennis, kung sa eleksyon pa lang binibilog na ulo ng mga tao, what more pa kung sila na mamamalakad? Kaya, vote wisely. At si Ayman, doon po tayo sa walang bahid ng korupsyon. Hashtag Lenny Kiko 2022. Ay, mga fans ni Vice President Lenny, nandito din sa atin. Yan. Thank you po ha. Maraming salamat po, partner. Okay. Si Francesca Lee, hindi nyo po naitanong kay Professor Agra kung pag na-disqualify si BBM. E di maiiwan si Sarah as VP, mawawala ng presidential candidate ang admin. Tama ba, partner? Oo. Pero ako malabo sa bagal ng ano ng kasi tinamo ah, Comelec.
Unbank, di ba? Oo. ICOM Electa Division, tapos Unbank. Mm. Tapos Supreme Court. Eh, ang ordinaryong kaso nga lang, ilang taon dyan sa korte. Lalo pa. Alam mo yun? Average po. Sa ating mga korte, pitong taon. Average na yun, mabilisan na yun. Pitong taon po. Sus Ginoo. Kaya nga eh. Sige na pa, natuloy mo. Si Louis Basco, partner, natatawa daw siya sa boses mo kung paano mo sinabi yung maluwag. Ulit-ulit, kababasa ko nga lang din eh. Hindi ko nakita. Hindi ko. Sabi ni Ian Lawrence, si may kandidato na ako, ini-expect naman na natin yung plot twist na yan. Predictable naman. Kumbaga, ginawa lang nila mala-teleserye eleksyon. Hindi pa inayos yung pagkakasulat. Ibang script naman. Basta kung teleserye nga ito, ang kabutihan sana ang manaig sa dulo. Wow, may ganun ka pa. Governor, paano daw sabihin ni Buma ang sorry na po? Tama na yan. Magko-commercial ako. Ginagawa niyo akong ututo. Commercial muna tayo. Nagagaya si Fred, no? Bawal tayong mag-OT. Bawal mag-OT. Nakikinig si CLK. Bawal mag-OT. Hindi, sabi nga ni CLK, okay daw eh. Ano yan ba? Nag-commercial ko. Wait lang po. Commercial muna. Naghahapunan ka man o natatraffic sa lansangan, kasama ka sa talakayan. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at supali na sa ABS-CBN News Viber Community. Saktong celebration tayo kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan, eh, mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisa ang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Dele Radio. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Dele Radio. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Yeah.
Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya! Magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3. Sa loob ng isang minuto, ating pagkasyahin. Say it in just 1 minute para di ka namin putulin. Punto isang minuto. Ronnie, bilis. OT tayo, Ronnie ng Pasay. Yes, hello, sir. Apo, hi. Good evening po. Good evening. Ronnie, banana mo na. 1 minute lang, ha. Go. Ah, sige po. Okay. Para sa akin, yung punto number one, ang masasabi ko lang is matagal na nga niyan eh, alam na natin eh yung switching na yan, talagang nakatadhana na yan. Ngayon ang ano masasabi ko lang, wag na nilang babuyin eh, kasi hindi na nakakatuwa. Baboy na nga yung Pilipinas sa pinagagawa ng tatay nila, I mean ng mga tatay nila, ginawa ng mga tatay nila sa Pilipinas, eh wag na nilang babuyin. Ngayon sa punto number 2 naman, para sa akin, wag silang magmanita ng ano ng dahil sa nag-file na ng ano si Yorme, eh biglang ngayon malalaman natin eh mas nauna pa pala yung munting prinsesa ng Davao, di ba? So yun lang po at maraming salamat. Thank you, Ronnie. Okay, maraming salamat sa iyo, Ronnie ng Pasay. Sunod din natin, partner, si Lani ng Santa Cruz, Laguna. Hello, Lani. Lani na sa bawal yan. Kung kailan nagmamadali, doon naman hindi na pagkikita ang mga ito. Nani? Oo. Ayun ako, wala na rin si Nani. Kanina malakas pa. Samuel, paano tawagin mo, Samuel? Samuel naman ng QC. Hello, Samuel. Hello, good evening. Banatan mo na, Samuel. 1 minute. Go, Sam. Go. May posibilidad na tumakbo bilang pangulo dahil sinabi na ito dati ni Senador Bato na willing umatras para mag-give way. Kung tatakbo man sa VP, ganon din si Senador Go. Ang nangyayari ay hindi advance mag-isip kung tatakbo o hindi. Paano kaya kung magiging mambabatas o hindi kaya ay nasa mataas na posisyon? Kailangan mag-advance para may concrete plans kung paano masolusyonan ang mga problema sa bansa. Ang pagsuot ng face shield ay dapat gawin lamang ito kung nasa mga mataong lugar, transportasyon at medical facilities. Nakakabuti rin na magsuot for our health, pero sa safety may issue pa rin tungkol sa visibility, kaya sana maggawin na lang itong optional. Si Secretary Roque na nagsabi na nakita niya ang ibang mga bansa ay hindi mandatory sa pagsusuot. At isingit ko lang ito na happy birthday sa aking mama na yun, birthday niya po na yun. Happy birthday, mama! Happy birthday po! Wow, happy birthday po sa mami mo, ha? Thank you, Samuel. Thank you very much po and good night. Good night. Sunod naman natin. Sabi ni Babs, age partner, patingin ko lang, delaying tactic yan are working for their strategy. What else? Wait and see na lang. Mahilig naman sila sa gulatan. Mm-hmm. Surprisingly, hindi na nagugulat yung mga taong dilat sa katotohanan. Gising Pilipinas, huwag magpagulat. Mm-hmm. Thank you, Babs. Okay. Go. Sunod na si, ito lagi lang tahimik, si Nomer ng Paranaque. Nomer, hello. Good evening, Sir Alvin and Mom Doris. Yan. Sige, go. Banatan mo. Go! 1 minute. Punto 1, A or B, either President or Vice President. Posible naman siyang mag-substitute kay Senator Bato or kay Senator Bongo. Hindi naman ang nakakagulat na balita kasi expected na mangyayari naman yan. Parang inulit lang nila yung strategy nila noong 2016 election. Punto 2, A and C, may point naman si Yorme kung bakit niya nilip yung mandatory wearing of face shield. And I agree sa mga sinabi niya, totoo naman. Bakit yung naunang nag-implement hindi nila sinita? And may mga in-implement talaga yung IATF na sublight talaga, like yung barrier sa jeep. Later on, inamin din nila na
hindi naman pala siya ano, back by science. Eh, pinagastos pa nila ng plastic yung mga drivers. Ewan ko kung anong meron sa face shield kung bakit hindi nila maipitawad. And ramdam ko yung bigat ng kalooban ni ano, Senator Bongo. Siguro naiyak siya kasi ano, sayang daw yung commercial nila ni Mr. President. Ang ganda pa naman ng acting niya doon. Wala siyang script ano lang. Facial expression lang talaga. Ayun po. Sayo. Nico! Binisa mo Nico. Nas gis na. Nico! Nang QC. Hello po. Nico, hello, 1 minute. Hello. Ano? Ayan, A or B and C. kasi, pwede rin kasi maging president si the daughter para mas may chance na karangin niya. Yung kaso ng ICC na isasampa kay Daddy D. At itutuloy daw ang nasimulan ng kanyang daddy. Pwede rin VP dahil sa the junior at si Duterte ay magkaibigan. So, kids lang na VP siya. At isang tabi ang kanyang plano para magpangulo. Pero kasi ako, dapat itigil lang yung substitution na yan kasi nakakuso na. At kailangan natin mas ikampanya ang karapat-dapat na kandidato. Yung kakampink na ang Pilipino at kakampink din sa tunay na pagbabago at iaalis tayo sa kahirapan at sa pandemya. Para mo lang, Alvin at Tori, sana sa station ID kayo. Kakanta lang ano na nandito tayo para sa isa't isa. Inam po natin. Thank you, Nico. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Nico, ng QC partner. Happy 60th birthday sa dad ni Professor Xiao Chua, Charles Chua. Happy birthday. At saka happy birthday po. Si Lani ata nandiyan pa eh. Lani. Lani. Ano ba, Lani? Lani. Ulti na kami eh. Ay, nako. Wala ay, na. Naku. We have to say Lani, goodbye. Bukas ulit. Try ka, ha? Joke lang, okay. Hindi ka namin sinisiguan, ha? O, try ka bukas. Okay. Okay. Okay, and the winner is... Sino daw? Numeric ka na naman, ba't gano'ng pabulito niyo yung sinumer na yan sa donor natin? Ba't sinumer palagi na nanalo? Numer na kayo ng business ka na sa amin, ha? Kaya nga, but anyway, congrats pa rin. Donor po nag-decide. Congratulations. Correct. Si Alvin Alchico po ito. Doray po ito hanggang tomorrow. Mag-ingat po tayong lahat. Bye, partner. Bye-bye. Thank bye, you. Bye, everyone. Ingat. Bye-bye. Pag-relax na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. SRO. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Saktong celebration tayo kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglahok nito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisa ang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021.